Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Ano ang nasa isip ng PBA? Bakit inimplement ang 4-point shot this upcoming new season of PBA? Barangay Ginebra, pinakamaapektuhan ng 4-point shot. Kasalukuyang nasa Osaka, Japan ang mga PBA officials kung saan ginaganap ang annual planning season ng PBA. Napakarami nga nilang pinaplano para mapaganda ang liga at ma-attract ang mga Pilipino basketball fans na manood sa loob ng game venue. At isa nga sa pinakamalaking innovation ng PBA sa paparating na panibagong season ay i-a-adapt na nga nila at i-implement ang 4-point shot na magsisimula this Governor's Cup. Ayon kay PBA Chairman Ricky Vargas, ay ang 4-point shot nga raw ang isa sa mga magiging panibagong rule ng PBA this upcoming new season. Ang magiging sukat ng 4-point shot ay 27 feet. Unang inintroduce ng PBA ang 4-point shot na yan ay noong nakalipas na PBA All-Star. Maganda naman ang kinalabasan niyan sa PBA All-Star, lalong-lalo na yung nagawang 5-point play ni Robert Bolick, kung saan naibaon nga nito ang clutch 4-point shot at nakapagpasabit pa ng foul kay Calvin Oftana. At talagang nagbigay ng excitement yan sa PBA fans. Ayon naman mismo dito sa bagong vice chairman ng PBA na si Al Francis Chua, ay ang feeling niya nga daw dyan ay bibilis ang laro at mahihirapan na nga raw yung mga koponan na magsona. Kaya mapipilitan raw yung depensa na magmantuman. At dahil nga sa panibagong rule ng PBA na magkakaroon na ng 4-point shot this upcoming new season, ay maraming ang PBA fans ang hindi sang-ayon sa pagkakadagdag ng 4-point shot. Imbes nga raw na pagandahin ang liga, ay mas lalo lang pumangit. At naiintindihan ko nga mga chong kung bakit ganyan yung reaksyon ng majority ng mga PBA fans. Dahil yung nire-request nga ng karamihan ay pagandahin ang liga, magkaroon ng mga bagong teams, pero ang binigay ng PBA ay 4-point shot. Para sa akin mga chong, ay 50-50 ako sa panibagong rules na yan ng PBA. Gaya ng sinasabi ng karamihan, hindi maganda yung 4-point shot dahil possible na maging all-star game lang ang mangyari. Imbes na maging competitive at physical yung laro, ay possible na puro sa 3-point at 4-point shot na lang. At sa tingin ko, ang koponan na pinakamaapektuhan ng bagong rule na yan ng PBA ay ang koponan ni Coach Tim Cone na Barangay Ginebra. Ginebra nga yung may pinakamababang 3-point shooting percentage nitong mga nakalipas na season. At kahit nga nagkaroon ng rebuilding sa Barangay Ginebra, kung saan kumuha sila ng mga stretch big man, ay hindi ko nakikita na magbe-benefit ang Ginebra sa 4-point line ng PBA. Isa pa sa maapektuhan ay ang triangle offense ni Coach Tim Cone. Barangay Ginebra nga ang nangunguna pagdating sa turnovers, at mas lalo nga silang magiging prone dyan dahil sa 4-point shot. Mas hahaba yung kanilang passing lane, mas madaling ma-intercept yung kanilang mga pasa. Kaya naman, ngayong i-implement ng PBA ang 4-point shot, ay si Coach Tim Cone nga ang inaabangan ko kung ano ang kanyang masasabi sa 4-point play ng PBA na magsisimula na next season. Sa kabilang banda, ay good innovation pa rin ito para sa PBA. Ito nga yung kauna-unahang liga na mag-i-implement ng 4-point shot sa official games. Sa umpisa, oo, nakakatawa yung bagong rule ng PBA. Pero kung titingnan natin yung magiging future, ay possible hindi lang PBA ang mag-i-implement yan. Ang NBA nga ay pinaplano na rin na magkaroon ng 4-point shot. Pero ang kaibahan naman sa NBA ay talagang pinag-iisipan nila bago i-implement sa kanilang official games. Mas maganda siguro kung pinag-aralan muna ng PBA kung ano yung magiging outcome ng pagkakadagdag ng 4-point play. Dahil panigurado, malaki ang magiging impact niyan sa mga koponan, lalong-lalo na pagdating sa depensa. Kaya naman, hindi na nga ako nagulat sa mga naging reaksyon ng mga PBA fans na hindi sila sang-ayon sa 4-point shot. Dahil hindi nga masusing pinag-aralan ng mga PBA officials ang bagong rule. Pero bukod pa nga sa 4-point shot na yan ng PBA, ay mayroon nga silang pinaplano para mas ma-attract
yung mga PBA fans, which is magkakaroon nga ng perks yung mga fans na manonood sa loob ng game venue. Ayon niya mismo kay Al Francis Chua, ay mahal nga raw yung binabayad ng mga fans pagpasok ng venue. At ang nakukuha nga lang daw ng mga fans ay kaway-kaway sa mga players. Kakausapin nga raw ni Al Francis Chua ang mga coaches kung saan ia-allow nila yung mga players na lumapit sa mga PBA fans. Patungkol dyan mga chong, ay maganda yung pinaplano na yan ni Al Francis Chua, dahil the more na ilalapit yung mga players sa mga fans sa loob ng game venue, ay mas makakapag-attract nga sila na manood sa loob ng game venue. At yan nga yung isa sa solusyon ng PBA para manumbalik yung mga fans na manood ng live. Pero hindi pa nga dyan nagtatapos mga chong, dahil yung pinakamalaking pinaplano ng PBA ay magkaroon ng sariling arena. Ayon kay Commissioner Willie Marshall, ay naghahanap na nga daw sila ng properties sa Metro Manila, at ang hinahanap daw nila ay 2 to 3 hectares ang laki. Malapit na nga daw yung matuloy, at kung maitatayo yung magiging sariling venue ng PBA, ay hindi na raw maguguluhan yung mga fans kung saan ang venue ng PBA Games. Para sa akin mga chong, ay tama yung plano na yan ng PBA na magtayo ng sariling game venue. Dahil kung may sariling bahay ang PBA, ay mas magiging mura yung ticket, mas maraming fans ang makakanood. Yung pinakaayaw ko lang ngayon ay ang paglalagay nila ng 4-point shot. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa planong pagtatayo ng game venue ng PBA? Ano rin ang masasabi nyo sa 4-point play next season? I-comment mo lang dyan sa ibaba.